Nandito na naman po tayo sa isang video vlog na gagawin natin ngayon. At sasagutin po natin yung mga tanong na ipinadala po sa atin ng isang concerned citizen. Isang friend natin na nangihingi ng advice. Actually, hindi ko alam kung paano ko sasagutin eh. Pero try natin. Try natin sagutin. So, binabati ko po muna yung family ko sa Pilipinas. Yung papa ko sa Cavite, mga kapatid ko, mga pinsan ko. Maraming salamat po sa pangungumusta nyo sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Okay naman po ako. Nasa mabuti naman po akong kalagayan. Yun nga lang po, until now, wala pa po akong trabaho. No work, no pay pa po at unpaid leave po. Pero may mga tulong naman po ako natatanggap sa mga ibang tao. At nagpapasalamat po ako sa mga taong tumutulong po sa akin at tumulong po sa akin. Doon po sa mga nag-subscribes, kahit hindi po kayo karamihan, maraming salamat din po. At sa mga nag-views ulit po, maraming salamat din po. So nawala po ako kasi nga po, I'm struggling serious issues. Pero okay naman po. Na-overcome ko naman po each day. Maraming salamat po sa payo. At sana po huwag kayong magsawa sa mga susunod at videos na gagawin ko. Ayun nga po. Yung tanong po sa akin ay paano ako nag-move on? Ano ba? Paano ba? Actually, sabi naman nila pag-move on is hindi madali. Totoo naman, hindi naman talaga madali mag-move on. Sa mga naranasan kong breakups, career issues, hindi madali talagang mag-move on. Special relationship, hindi madali. So what I did is yung mga advice sa akin ng mga friends, yung mga advice sa akin ng family ko, nakatulong, yes, pero sarili mo pa rin eh. Sarili mo pa rin ang tutulong sa'yo para makamove on ka, hindi galing sa ibang tao. Ikaw pa rin. Ikaw magde-decide kung kailan ka mag-i-stop. Ikaw magde-decide kung kailan mo gagawin maging masaya yung buhay mo. So dun sa mga nag-move on na 2 weeks pa lang daw and 1 month pa lang daw is nakamove on sila, sana all. Sana all mabilis mag-move on. Pero I really admire those people na malakas ang paniniwala na bakit? Sino ka ba? Diba? Ganun ang laging sinasabi. Kapag may nawala, may dadating daw. Sana all. Sana all may dadating. Pero, kailangan mo muna kasing bigyan ng chance yung sarili mo na maniwala ulit sa kasabihan na habang buhay may pag-asa. So, sabi nila, being single is the most happy person. Ang pag-iisa ay hindi nakakatakot. Totoo naman, hindi naman nakakatakot. Kung marami kang kaibigan, eh paano kung halimbawa wala kang masyadong kaibigan at busy din sila? So, paano ka magiging masaya lalo? Diba? So, ngayon, ikaw yung mong gagawa ng paraan na maging masaya ka kahit mag-isa ka lang. So, saludo po ako dun sa mga taong ang bilis nilang makarecover sa lahat ng mga problema nila. Mabuhay po ngayon lahat dun. Ako kasi,
hindi ko makalimutan kasi yung mga bagay na masaya. Yun ang hindi ko makalimutan. So, dahil sa iniisip ko lagi, araw-araw, oras-oras yung mga bagay na masaya, laging may question sa akin, ano yung pagkakamali ko? Ano yung pagkukulang ko? Ano yung wala sa adobo? Joke lang. Ayun nga po, it doesn't matter naman kasi kung mahirap ka, mayaman ka, pangit ka, o maganda ka eh. As long as may respeto kayo sa isa't isa, at as long as mahal niyo ang isa't isa, as long as may pangarap kayo sa isa't isa, ibig sabihin, perfect yung relationship nyo. Bakit kailangan nyo maghiwalay? At bakit kailangan mag-move on? Diba? Napaka-simple. So, yun nga po ang hindi ko masyadong naiintindihan, pero it's fine to get failure relationship. Hindi naman lahat good relationship. Sabi nga nila, marriage nga, natitibag pa eh. Diba po? Nasa tao lagi. Nasa tao, both side, lalaki, babae, sila o kayo lagi ang magdidesisyon sa relasyon. So, for me, payo ko po dun sa mga magkarelasyon, napakaswerte nyo po na meron po kayong tao sa tabi nyo, someone who will adore you each and every day, sumusuporta sa inyo, nire-respeto kayo at minamahal kayo, kahit na gaano kayo kabaliw, kahit na gaano kayo kapoyo, kahit na gaano kayo kasilosa, kahit na gaano kayo kapangit, o kahit na gaano kayo kahirap intindihin. Na kahit maraming pangit sa buhay nyo at pangit sa sarili nyo, mahal na mahal na mahal kayo ng patuloy. Sana lahat ng tao ganon. Sana lahat ng mga lalaki, ng mga babae ganon mag-isip. Pero dahil sa hindi nga po perfecto ang tao, it's end na talagang maghihiwalay kayo kung hindi kayo magkaintindihan. But then, kung may partner kayo na ganon, just stick together. Stick together, hold your hands together, mangarap kayo ng mangarap hanggang sa maabot nyo yung pangarap nyo magkasama kayo. It doesn't matter kung halimbawang may anak yung babae or may anak yung lalaki, kasi wala na pong masyadong single ngayon. Lahat po hiwalay sa asawa, lahat hiwalay sa boyfriend na naanakan, may anak na. Especially me, may anak na din po ako. Hindi ko po yung ikinahihiya. And all my partners na nakarelasyon ko is they accept what I have. Yun nga lang, may mga bagay na hindi nga talaga kami magkaintindihan. But then, it doesn't matter. So, respetuhin niyo po yung bawat isa. Respeto po ang pinaka haligi sa isang relasyon. Respeto na hindi nyo mabibili sa supermarket, which is makikita nyo sa partner nyo. Yun po ang mahalaga. Isipin nyo na lang po ah, kayo po na mayroong normal na pamumuhay. Ikumpara nyo po yung normal nyong pamumuhay sa mga pulubi sa kalye, sa EDSA, sa Quiapo. May mga anak sila, maliliit. Yung iba nga doon, minor de edad, may anak na. Pero bakit sila nananatiling mag-partner? Kung tutuusin, buryong na buryong yung buhay nila. Pwede silang maghanap ng ibang pulubi or ibang tao. Iwanan nila yung mga yun. Total, pulubi naman sila, di ba po? Pero, bakit nakakita tayo ng masayang relasyon sa mga pulubi nila? Bakit hindi po natin i-apply yun sa mga sarili natin? Sa sariling relasyon natin. Di ba po? So, yun lang ang opinion ko na sana lahat
ng nagmamahal sa inyo. I-treasure nyo yung bawat minuto, bawat oras na magkausap kayo, bawat minuto, bawat oras na magkasama kayo, bawat minuto at bawat oras na may nabubuo kayong masayang memory. Hindi po lahat perfecto ang relasyon at wala pong perfect relationship. Pero, depende po sa inyo yun kung paano nyo gagawin perfect ang relationship nyo. At para dun po sa mga taong nagkakaroon ng kasalanan sa mga partner nila, huwag nyo po silang huhusgahan masyado. Patawarin nyo po sila sa mga kasalanan nila. Kung hindi na po kayang dalhin ng konsensya or dalhin ng sarili ninyo na makita yung isang taong nanloko sa inyo, so dun po kayo magdesisyon na wag na. Pero isipin nyo po muna na ang ilang beses bago nyo siyang pabayaan. Kasi malay mo naman, sa second chance, nandoon yung totoong tao. Malay mo naman, nawalan lang siya ng kumpiyansa sa sarili niya, kaya nakagawa siya ng kasalanan. Ang Diyos nga po eh, nagpapatawad. Halos minuminuto po tayo nagkakasala sa Kanya. Pero bakit niya tayo binibigyan ng pag-asang mabuhay? Mamuhay. Okay, nandoon na po tayo na hindi tayo Diyos. Tao lang po tayo. Ayun na nga po eh, tao lang tayo. So dapat tayo yung may malawak na pag-iisip na sana marunong tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Diba po? So yun nga po, no? Dun sa nagtanong po yun sa pag-move on, I don't know kung paano mo tatanggapin yung mga nangyari sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo. Kung mahihirapan ka man, mag-pray ka lang kay God. Mag-pray ka lang na mag-pray. At kung sa least expected mo dun po yung dadating yung answer nyo nung God sa inyo. I mean, yung answer ng God sa inyo, dun lang po yung mag-work. At para dun naman po sa taong nawalan ng kumpiyansa sa partner niya, nawalan ng paniniwala na hindi na sila magiging masaya, sana makakita ka ng taong magmamahal sa'yo dahil dyan sa iniisip mo. Sana dumating yung time na may taong sasagot ng katanungan mo sa sarili mo kung ano yung mali. At para naman po dun sa mga nag-cheat, hindi po ganun kadaling magpatawad, pero pinapatawad na po kayo ng mga tao sigurong na nasaktan ninyo. In the sense of dahil sa malaki ang naiambag nyo sa buhay nila, in the sense of malaki ang naitulong nyo sa growth nila, kaya hindi nyo man po na na-receive yung kapatawaran na hinihingi nyo. I feel that they gave already. Sana po humingi po kayo ng tawad nang hindi po kayo magsisi sa huli. Lahat po kasi tayo nagkakamali. Lahat po tayo bobo sa pagmamahal. Pagmahal natin, mahal natin kahit anong gawin sa atin. Kahit tinatrato tayong walang kakwenta-kwentang tao, mahal natin eh. So, i-accept natin yun. Naranasan ko din po lahat ng nararanasan mo. Naranasan ko na rin po lahat ng nararanasan ng ibang tao. Kaya ako po nasasabi. So, in my side, totoong hindi po madaling mag-move on. But, you need to accept yung katotohanan na kahit na anong gawin mo, hindi mo na mababago yung isang tao na ganun na talaga siya. Sana po natulungan ko po kayo sa tanong ninyo po. At
ipagdadasal ko po yung pag-move ninyo na sana matapos agad, maka-recover po kayo agad. At sana po sa panibagong relationship na magkakaroon po kayo is lagi po kayong magtitira sa sarili nyo, kahit 10%. Lagi nyo pong iisipin yun. At doon naman po sa mga single mom, single dad, wala pong masamang magmahal ng may anak na. Wala pong masamang magmahal ng may sabit na. Ang importante po doon is respetuhin nyo siya, kasi hindi nyo naman po alam kung ano yung pinagdaanan niya. Una po sa lahat, pag nagrelasyon po kayo at nalaman po ng ibang tao na may anak na, sana po kayo yung nag-i-stand na guard, na shield sa kanya. So kung ano man po yung panghuhusga ng tao sa pagkatao niya, dapat kayo yung nandoon just to protect her feelings, his feelings. And most ng napapansin ko po is yung mga LDR po, yung iba successful ang relationship nila, yung iba naman is like disaster. So maging matatagpo kayo lagi. Trust, yes, number one po yan sa relationship, yung pagtitiwala. Although ako kasi, praning kasi ako minsan, so minsan hindi ako nagtitiwala. So kung papaliwanag naman sa akin ng maayos, syempre mahal kita, so paniniwalaan ko kung ano yung sinasabi mo, diba? Yun naman ang importante. Then dun po sa mga nanloloko sa mga partner nila, timing lang kayo, may karma yan, bahala kayo dyan. So, dun po sa mga nag-cheat, siguro may sakit kayo. Siguro may kulang kayo sa pag-iisip. Bakit kasi kailangan yung mag-cheat? Isipin nyo, ang daming problema sa mundo, dinadagdagan nyo pa ng problema. Ba't nyo kailangan lokohin yung isang tao na nagmamahal sa inyo? Ba't nyo kailangan pahirapan yung sarili nyo? Kaya nyo po bang pangalagaan yung sarili nyo ng magmahal ng magmahal ng magmahal ng iba? So sa mga cheater, bahala na po yung Panginoon sa inyo at karma po yan. Isipin nyo na lang po, may pamilya po kayo. Siguro po may babae kayong kapatid. O kaya yung kapatid nyo eh, bakla. Diba po, ano po yung mararamdaman ninyo kung sakaling siya na kapatid nyo niloko ng isang tao? Di ba po magagalit po kayo? Di ba po papatayin nyo at sasaksakin nyo sa liig agad yung mga magluloko na yun? Ganon din po yung nararamdaman ng mga naluloko nyo, na niloloko nyo. Yung pamilya po nila galit na galit po sa inyo at mga kaibigan nila at kung sino-sino pa po. Dun, eto opinion lang po ako. Hindi ko po nilalahat ng tao sa mundo. Ganyan ang sinabi ko, may kanya-kanya po tayong pagkakamali sa buhay. Yung po yung alisin natin. Ang kailangan po natin is suporta sa partner. Mahalin natin yung partner natin. Whether she's ugly, she's baduy, hindi siya marunong mag-ayos, hindi siya ganun kagaling magluto, just respect. Kasi minahal mo yung tao. Just be honest lagi sa kanya. Protect her feelings or his feelings. Ganun po dapat ang pagmamahal sa partner. So, ayun po. Yan lang po yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo.
mag-subscribe lang po kayo sa YouTube channel ko po at maraming maraming salamat po ulit sa mga nag-appreciate at nakapanood ng video ko. And hope sa mga susunod pa pong mga video, supportahan nyo po ulit ako. At doon po sa friend ko na nagmo-move on ngayon, pares lang po tayo ng pinagdadaanan. Basta, kaya mo yan. Itagay mo yan. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Bye!